Magandang morning mga kamadla. 6 a.m. na ng umaga. Punta tayo sa ating bukid. Magtanim tayo ng upo. Magpakain tayo ng tilapia. Update ko kayo dyan sa alaga natin tilapia. Makita nyo kung gano'n nakalalaki. Tara, samahan nyo ako. Ito na mga kamadla. Dito na tayo sa ating mini farm. Mini palaisdaan. Nakikita nyo ba yung mga tilapia natin? Ayan o, ang lalaki na sa ngayon. Medyo against the light line yung panahon dahil maaga pa. Halos 6 a.m. pa lang ng umaga. Pero ayan ang mga talapia natin. Nagsisipaghintay na sa feeding o papakain. Sabi nga ng mga eksperto, dapat daw sa pagpapakain, laging may saktong oras. Kung nagpapakain ka ng 6 ng umaga, kung pwede, laging ganun sa umaga. At ang iba, nagpapakain sila 3 beses isang araw. Bumili na rin nga pala tayo ng floating feeds. Ito yung kinuha natin doon, no? Namili tayo ng magandang uri kasi may mga floating feeds na babagsik ang amoy, parang hindi masyadong gusto ng mga tilapia, kaya kumuna tayo yung magandang klase. 840 isang sako. Pagbibili lang natin, tingnan natin kung hanggang kailan naaabot yan. Abuti na isang buwan para mapalaki natin ng maayos ang ating mga alagang tilapia. Ayan na sila, oh, hindi gaya ng dati, medyo tapusan sa tao ngayon, oh. Yan o, naghihintay na, diba? Ang kagataon na sila. Lalo yan, pag-i-cha na natin ng pizza. Tarating natin, no? Try natin. Pag-i-cha natin yan itong floating pigs. Yan o. Yan. Pag ganyang oras, nasanay na silang kumain, eh. Ayan o, mga gutom na sila, eh. Kinakain na nila yung pigs. Pero karamihan, nandun pa sa baby doon yung iba. Sinasanay natin silang ganyan na tinuturuan na sanayin na may tao. Yung pagkahagis mo, kakainin na nila. Nagaganda na eh. Dati nung nabili natin ito, mga kulay maiitim dahil nahuli sila sa baha. Pero ngayon, mga malilinis na yung balat nila. Ayan o, mapuputi na. Halos mag 3 weeks na sa atin yan eh. Mula nung nabili natin sa mga magsasakang nanguhuli sa screen. Ngayon, ang ganda na o. Ayan o. Ang dami, ang lakas nilang lumaki. Ayan o, pakainin natin sila. Iba nagpapakain sa isang lugar lang, pero tayo ibigyan natin sila dahil maliit lang yung ating palaisdaan, kaya sa haba nito binibigyan natin sila kung saan sila nandun para makakain ng sabay-sabay. Ang ginagawa nga pala natin pagpapakain mga kamadla, hindi natin binibigla na binibuhos natin agad ng sabay-sabay yung mga pigs, yung floating pigs. Pinakunti-kunti natin, tinatansya lang natin kung saan kayang kainin ng mga tilapia. Pag nakita natin hindi na sila nagagawan, parang busog na sila, tigil na tayo, tansyain lang natin para hindi mabigla. Kumbaga, yung kinain nila eh, sapat lang para sa katawan nila dahil maliliit pa naman sila. Yan o, kung makikita nyo ang sisigla na nila, di ba? Yan o, nakagataw sila o. Ang sarap siguro makita nyo pag mga abuti na yan ng mga 2 months, 3 months malalapad na, pwede nang iluto. Pag natapos yung farm natin na to, yung mga panalim natin nagagapangan nga, katulad nitong patola, pag namunga yan, dito lang, huhuli ka, huhuli ka ng tilapia, luluto ka ng patola, gigisa ka, itong tilapia sa patola, okay na. At the same time doon naman, ayan o, nagsisigalaw na, nagsisilundag na. Ito naman sa gawin natin, update natin kayo sa mga tanim nating upo. Yung upo natin may bunga na eh, bagya pa lang siyang gumagapang sa taas, oh, pero ang dami na ng bulaklak. Ayan o, nakikita nyo yan o,
Dati labang bunga, no? Ayan, no? May nakalawit na. Hindi pa umabot sa taas yan, dito pa lang yan sa baba. Ayan, no? Mga bagong sibol na bunga ng ating pa upo. Dito nga sa baba, nagtabi-tabi sila eh. Oh. No, bilahin natin ilan yan mga madla. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Medyo nagasgas lang yung balat niya. Kasi mga nakaraang linggo, di ba nagabagat? Halos ang lakas ng hangin, tinatamaan ng kahoy, ng balaga, ng dahon, karoon ng gasgas. Pero ang ganda na oh, ayan oh. Ayan, dito tayo. Tingnan niyo mga kapadla, ayan ang ganda ng bunga. Ayan oh. Ang dami na pala ng bunga. Ayan oh. Ayan oh, meron pang nakakuha sa puno, sa dahon. Yun no. Soon makikita nyo yan, ang kalawit na lahat dyan sa balag. Ang ganda pagmasdan sa pagtatanim ng mga halaman. Pagod, hirap, mainit, siyempre may gastos din. Pero pag nakikita mong ganyan na namumunga na yung mga tanim mo, napakasarap ng pakiramdam. Parang nanalo ka na dyan. Ayan no. Bawat puno may bunga na. Ang galing. Yan ang ating tanim na upo. Ang galing, di ba? Yung patola soon. Ayan na rin, no? Tingnan yung patola. Ayan, oh, may bunga na. Ang binhi natin ng patola na yan, mahaba, aabot yan hanggang dito. Siguro mga tatlong ruler. Mga hanggang, kuwan yan. Ano ba haba noon? 36 inches kaya. Mahaba talaga yung patola na yan. Tapos yung mga talong natin, ayan, oh. Kaani pa lang, pero marami na namang bunga. Yan yung mga talong natin, no? Yan yung mga kamadla, yung mga talong. Yan, marami na namang bunga. Sunod na araw yan, naanihin na naman natin. Ayun, no? Ang laki ng isa na yun, no? Yan. Balik tayo dito sa ating mga tilapia. Ayan, no? Ang gaganda nila. Ang pasipro to. Kunti pa lang na ibigay na ating floating feeds eh. Ayan. Ayan, no? Sisigahin sila. Maganda, no? Pag yan, umabot na ng mga 8 piraso, 1 kilo, malalaki na yan. Kaya, samahan nyo ako sa araw-araw na pagpapakain natin, makikita nyo, susubaybayan natin ang paglaki ng ating mga alaga. Kung mapapansin nyo yung panahon mga kamadla, yan ang haring araw, di siya gano'ng makasikat. Medyo malulang sa paligid eh. Pero yung baha, wala nang gaano, maliit na yung tubig. Yan o. Oh. Sa gabi yung parke doon dahil mababa sila doon, may mga tubig pa rin. Pero dito sa gabi yung itaas, nagsilitaw na, yan o. Oh. Nataniman na ng palay. Yan ang ganda ng palay oh. Tara samahan nyo ako mga kamadla, magtanim tayo ng upo. Ito nga pala, pakita ko sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng upo. Yan yung binhi nating upo yan ha. Yung upo na yan, nakuha din sa natin yan sa binhi na inani natin doon sa ating bakuran. Kasama yan ng mga upo natin tinanim doon dahil ang mga to ay gumagapang na, malapit ang umunga. At may bakante pa tayong balag rito, wala pa sang gagapang dyan, wala pang tanim. Sumula na natin, taniman na natin. Ito yung mga bago natin tanim na sili, siling pamaksi. Bumili lang tayo mga 10 puno, pang sariling gamit lang o. Pwede rin sa mga kapitbahay, yung mga paksi-paksi lang. Kakaroon na tayo dyan, hindi na tayo bibili sa palengke. Meron din tayong tanim na kamatis, 10 puno lang din, hanggang doon. Tulad ng sinabi ko, sariling gamit para hindi na tayo bibili. Makakatibit tayo, mayroon naman tayong tataniman, mayroon naman tayong konting bukid na namaan na sa ating mga magulang. Pagyamanan na lang natin to, sigasuhin natin. Ito nga pala, magtatanim tayo dito ng upo. Ito nga pala, hinukay na natin dati, ginambol na natin para lumabot ang lupa. Tapos ilagyan natin ng ito yung mga pataba na mga nanggaling sa siga para maging maganda yung tubo. Ganyan lang yan eh, bubutas lang tayo. 2 buto lang lalagay natin.
Ito. Yan. Lagay lang natin ganun yung upo. Halos mga 2 to 3 cm lang ang lalim. Huwag masyadong malalim kasi mahirapan siyang tumubo dahil tagula naman. Laging basa yan. Sandali, tutubo yan. Yan o, ganyan lang o. Magandun, tataniman natin yan. Tara, samahan nyo ako. Yun, no? Yun yung mga tilapia natin, ha? Kung mapapansin nyo, may butas nang nakahanda dyan sa ating taniman. Ayan o, dalawang butas. Kinuha na natin yan, pinrepero natin yan, handa natin kahapon. Para pag nilagyan natin ito ng pataba, nakahulma na siya doon. At dyan din natin uhulog yung dalawang buto na upo para sakto lang. Hindi siya masyadong lalalim, hindi siya masyadong babaon. Ganun lang, lalagyan natin konting pataba. Punoy natin ang pataba, tapos i-press natin ang bagya para magkaroon ng butas. Hulog natin yung buto, yun o, mababaw lang, masyadong malalim, sapat lang na makubiran sila at tatakpan. Okay na, huling dalawang butas na to nang tataniman natin ng upo. Yan o, nakagawa tayo ng almost 30 butas, ay 15 butas yan, times 2, 30, bali 30 puno kung tutubo yan. Sapat na para kapangan tong buong balag natin na bagong gawa na yan. Yan o, ang dami na yan pag namunga mga kamadla. Yan, gaya ng dati, butas, hulog natin yung buto, sakto lang sa lalim. Yan o, takpan natin. Tapos mamaya, didiliga natin yan. Okay na mga kamadla. Nakapagpakain na tayo. Unang pakain sa talapia. Kapagtanim pa tayo ng mga upo. Yan o. Medyo sumisikat na yung araw. Maganda na yung panahon. Yun o. Sa kabila, may mga nagpapakain na rin. Mga laban na dito. Pagkatapos natin magtanim ng upo mga kamadla, upo lang tayo dito. Tapos magmamasdan natin yung mga tilapia natin, oh, ayan, oh. Mga nagsisilongoy. Nakapatanggal lang stress. Nakikita mo yung mga tilapia ganyan, ayan, oh. Tara pagmasdan. Ayan, oh, nagsisilongoy sila. Yun, oh. Ang dami na nila sa gawin dun, eh. Pag nagsilaki yan, kumahalo na yan. Yung mga panadeng na to, piece panadeng maliit. Ayan, oh. Ganda o, oh, ang dami, hindi mo mabilang yan o, oh. Daingin na yan eh, pwede nang ipaksi ang pangat o pandaing, pero tayo palalakihin natin para mapangunguha natin. Pag may kubo na tayo rito, pipili tayo dyan, luto natin sinigang, paksiw, nihaw, prito. Lahat ng klaseng luto ng tilapia itatry natin dyan pag malaki na sila. Ayan o, ang galing, ang ganda, kakatuwa silang pagmasdan.